Pinabibilis ni Chairperson for Foreign Relations Committee, Senator Aimee Marcos, ang pagpapalikas sa mga naipit nating kababayan sa Middle East. Samantala, ikinatuwa naman ng senador ang pagbasura ng Sandigan Bayan sa ill-gotten wealth case ng kanyang mga magulang. Si Bien Manalo sa detalye. Matapos ang halos apat na dekada, ibinasura ng Sandigan Bayan ang 276 million pesos na ill-gotten wealth case laban kina dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at kay dating First Lady Imelda Marcos. Ang naturang desisyon ng Second Division ng Anti-Graft Court, ikinalugod ni Senador Aimee Marcos. Nagpapasalamat ako pero apakatagal naman, 38 years naman naghintay at nakita naman natin kulang-kulang yung katibayan. We are very pleased by the result, although the long delay of course has been very difficult and painful for my family. Samantala, bilang chairperson ng Foreign Relations Committee, pinapamadali na ng senadora ang pagpapalikas sa mga Pilipinong naiipit sa tumitinding bakbakan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hezbollah. Nung Lunes pa ako nananawagan, yes, na iuwi na lahat ng Pilipino, higit sa lahat sa Lebanon, sa Syria, yes, yung mga natitira pang sa Israel. Please think of your safety first, at kung kinakailangan na dalhin din ninyo yung pamilya ninyo sa Pilipinas, magpalikas na po tayo. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagplantsa sa repatriation efforts na ipatutupad ng gobyerno. Kamakailan lamang ay naging usap-usapan din ang pagtanggi ng mambabatas na umanib sa senatorial slate ng administrasyon at mas piniling manatili sa Nationalista Party. Giit ng senadora, ang importante sa akin ay makausap ang lahat ng panig at walang kakampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Gayunman, sinabi ng senadora na patuloy pa rin siyang susuportahan ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naintindihan naman niya yung posisyon ko dahil alam naman natin wala tayong gustong panigan. Sakaling muling maupo sa Senado, ilan sa bibigyang prioridad ni Marcos ang pagsusulong ng mga programa at batas na magpapaunlad pa sa agrikultura at kakalinga sa mga mangingisda at magsasaka sa bansa. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.